Mag-aral at matuto. Tara na, samahan niyo ako. Okay, magandang araw, magandang linggo sa inyong lahat. Ngayon naman ang tatalakayin natin ay tungkol sa system analyzer. Pero bago ang lahat, hayaan niyo munang promote natin ang ating channel. Subscribe lang po kayo sa inyo, sa mga na hindi pa nagsasubscribe at nalibot lang sa ating channel. Okay, ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tinatawag na system analyzer or gauge manifold. Bakit natin susunod dito sa ating mechanical parts? Kasi kung mayroong electrical parts na ang doktor ay ang doktor ng mechanical electrical parts ay multi-tester, or ang gadget sa electrical parts ay multi-tester, sa atin namang system on mechanical parts, ang kanyang gadget na ginagamit ay ang ating system analyzer, o ang tawag ng iba ay gauge manifold. Okay? Kung titingnan mo, nakakita na ba kayo ng gauge manifold? Kung hindi pa, maghanap na lang kayo ng ibang instruction or magamit ang gauge manifold. Kaya ko ito pinakikita sa inyo para pag ito yung ginamit na natin sa actual na demo teaching or demo learning or demo video, alam nyo na kung anong paggamit nito. Okay? Kung mapansin nyo yung ating system analyzer, mayroon siyang blue at saka mayroon siyang red. Yan. Lakihan natin ng konti. Yan. Kung mapansin mo, mayroon siyang blue. Ito ay ginagamit sa low pressure side. Yan. Low pressure side. At ito naman pula, ito naman ang ginagamit sa high pressure side. Di ba, napag-aralan natin last time sa mga previous video natin. Kung hindi nyo pa napapanood yun at mga baguhan pa kayong technician, balikan nyo lang yung ibang mga video natin. Dahil sunod-sunod dito, kung hindi mo napanood yung mga last topic natin, dapat sundan mo yon. Okay, ito yung ginagamit sa low pressure side and high pressure side. At kung mapansin mo, yung low pressure side gauge na kulay blue ay merong pababang number. Kaya ito ay ginagamit sa charging line or sa pagkakarga ng refrigerant sa isang ref at isang aircon. Kapag magkakarga ka, ito ang ginagamit, yung low pressure sides na gauge. Then may nagtatanong, at minsan tayo mapapanood sa YouTube or mga vloggers, na pula ang ginagamit na charging line or pagtsakarga ng refrigerant. Mali ba yun? Siyempre, hindi naman mali yun. Tama yun. Kung tutusin mo, tama din yun. Wala namang problema doon. Then, bakit siya mayroon pang low side and high side? Pwede naman palang gamitin yung low side sa pan-charge. Kasi kaya lang ginagamit ang low pressure gauge sa charging line kapag magba-vacuum ka. Ang kaibang kasi ng high pressure side na gauge, walang vacuum reading. Samantalang itong low pressure side gauge, may vacuum reading. Kung mapansin mo, 0 hanggang 30. Kaya pag nagba-vacuum ka, ano yung tinatawag na vacuum? Matututunan pa rin natin yan sa mga susunod na actual video. Pagka nagkaroon na tayo ng tanggap ng refrigerator, i-demonstrate ko sa inyo mabuti, or aircon, i-demonstrate ko mabuti kung ano ba yung tinatawag na pagbabacuum. Kung baguhan ka lang sa pagiging technician at wala ka pa talagang idea, makikita nyo rin naman yon sa mga vlog ng ibang mga ka-YouTubers natin. Okay, kung mapansin mo yung ating low pressure side na gauge, meron siyang vacuum. Then, pag na-vacuum mo na, doon mo makikita yung pagbaba ng gauge, ng pointer ng gauge. Kasi ang normal position niya nasa zero. Pag binabacuum mo siya, unti-unti bumababa. Yan yung gamit ng low pressure side. Ngayon, may gumagamit ng high pressure guide sa, gauge sa charging. Pwede naman yon. Wala namang problema doon. Kaya lang, ang problema, lalo't ang gagawin mo ay refrigerator, pag nagbara yon, yung sa expansion valve na tinuturo ko sa inyo last time, pag nagbara yung suction line, hindi mo makikita. Kasi pag nagbara kasi yan, bababa pa yan sa 0 to 30. Kaya yun ang problema kapag ginamit mo yung high pressure gauge sa charging, sa pag nagkakarga ka na ng refrigerant, hindi mo makikita kung nagpumunta sa vacuum. Hindi mo na rin na-monitor na nagkaroon pala ng clogging sa system. Nang karaniwang nagka-clog ay yung tubig, lalo na sa refrigerator. Maselang kasi pag refrigerator ang ginagawa mo. Kaya karaniwan ng technician ng refrigeration and air conditioning, iniiwasan ng rep. Mas gusto pang gumawa ng aircon kaysa sa rep. Mas marami kasing backjob sa rep. Sa rep kasi kailangan mo pa siyang pagilohin.
Samantalang sa aircon, kailangan mo siyang palamigin lang yung hangin. At pag nagyelo sa aircon, kulang pa ng refrigerant. Yun ang kaibahan, ha? Kaibahan ng ref sa aircon. Yung ref, kailangan mong pagyelohin. Yung aircon, kailangan mo lang palamigin yung hangin. Dahil pag nagyelo naman yung aircon, kulang naman sa charge yun. So talakayin din natin sa mga topic natin mga susunod yun. Kaya yun ang kaibahan kung bakit marami ang mga technician na maayaw na ayaw na gumagawa ng refrigerator. Mas gusto nilang aircon kasi nga ang refrigerator na paggagawa, mas marami ang back job. Paano ba yung back job, sir? Yun yung mga nagawa mo na 2 days, 3 days, nasisira po ulit, nagbabara, or naglilik. At obligadong bilang technician, balikan mo yun, libre na ang gawa nun. Hindi po pwede. Kaya nga ng panahon ko, marami nagagalit sa ibang technician. Ginawa, 2 days, 3 days, nasira ulit, naglik pala. Ayaw nang balikan. Eh, sa pagiging technician, di pwedeng gawin yun. Sisira ka sa customer. Dapat balikan mo yan hanggang kailangan ang pagkakamag sumingil ka ng libo, halimbawa, dapat yun nakagayak na yun sa hanggang 4 na back job. Siningil mo na yung pang 4 na back job. Kung hindi, at nag back job ng 2 beses, talo ka na. 3 beses, talo ka na. Maniningil ka na naman sa mayari, hindi papayag yun. Magagalit sa yun. Okay? Kaya dapat alam mo yung mga procedure tsaka mga troubleshooting. Kaya kung may mga tanong kayong troubleshooting sa ref, sa aircon, magtanong lang kayo sa comment box, sasagutin natin yan. Okay, yun ang inulitin ko. Kaya minsan, pwede mong gamitin sarili sila sa charging, sa pagkakarga ng refrigerant. Kaya lang, kung sa ref ang gagamitin, ang kakargaan mo, mas mainam pa na itong blue na lang ang gamitin mo kaysa sa pula. Kasi pag nagkaroon ng clogging, hindi mo makikita kung nag vacuum or bumaba sa lower pressure. Okay. Then, kung aircon naman, karaniwan, may mga technician gumagamit, lalo na mga vlogger natin, kino-question pa ng ibang mga technician na ewan ko kung nag-aral, ay ginagamit itong high pressure gauge. Kaya ginagamit ito minsan ng technician sa mga lalo't mga air conditioning, matataas kasi ang pressure ng R22 at iba pang chemical na ginagamit sa aircon. Kaya, hindi mo siya karaniwan, sinasagad na ito, itong pointer na ito, sinasagad niya yung palo doon sa pointer. Eh, pag sumagko dito, may sagkuan to kasi yan yung pansinin niyo yan, sa gauge yan. Sumasagko dyan yung ating pointer. May tendency rin yung masira. Kaya minsan, technician na mga air conditioning or aircon ang ginagawa, itong high pressure side ang ginagamit. Kasi mataas ang pressure ng R22 at saka iba pang chemical na ginagamit sa aircon. Yun ang reason nila. Pero kung i-monitor mo naman yung low pressure at saka high pressure side, kailangan mong gamitin pareho yan. Ito, tututok mo yung hose nito sa low pressure side saka itong pula naman sa high pressure side para ma-monitor mo lang yung movement ng chemical both side. Pero karaniwan, ang gumagawa lang nun, yung nagde-demo lang. Minsan, hindi na ginagawa yung mga technician, lalo technician ka na sa field. Hindi mo na minomonitor ang high side. Karaniwan, low pressure side lang minomonitor mo kasi matrabaho pag minomonitor mo pa yung high side. Pero pwede rin, asa sa inyo naman yun, parang sinabi ko nga noon, nagtuturo ako, ang pagkakatay ng aso, magkakaiba. Depende sa iyo kung paano ka magkakatay ng aso. Bahala ka na. Ang importante, makatay mo yun at makain mo. Ganun din sa pag-charge ng refrigerant. Kahit paano pag-charge na gawin mo dyan, walang problema. Kahit anong procedure mo, walang problema. As long as mapalamig mo yung refrigerator ng tama. Okay? Ang tip ko lang sa inyo, kung kayo magkakarga ng refrigerator, ang mga tip kasi ng manufacturer by measuring ng weight o yung bigat ng chemical na kakarga mo. Okay na. Pagka, limbawa, tinimbang mo, kalating kilo lang laman yan, lagay mo lahat, o, tapos na. Ganun yung manufacturer recommendation. Bakit? Kasi ang recommendation ng manufacturer, minsan kasi ang pagkakarga, nagkakaroon ng miss. Kapag nagkakarga ka at hindi mo tinimbang, ang nangyayari kasi doon, yung kung ang temperature mo, halimbawa, gumawa ka ng madaling araw, umagang-maga, malamig pa ang panahon, yung 12 to 15 PSI mo na full charge, pwede yung maging 8, 7, 6, depende pa yun, ha? Kung pinaandar mo yun ng magdamag, kinabukasan, makikita mo ang temperature mo na lang, ang system analyzer mo na lang na charge ay 2, 1, at 0 pa nga minsan. Pero nagiyelo yung ref. Kasi nga ang charging ng refrigerant, dumidepende na yan kung may yelo na sa loob ng ref, kung ang temperature mo sa paligid malamig, dumidepende. Kaya
minsan tatanong sa estudyante ko, sir, bakit yung refrigerator namin, kinargahan ko, 12 to 15 naman siya, pero hindi siya lumalamig. Yung mga ganong tanong, 12 to 15 na siya, pero hindi pa lumalamig. Ka 12 to 15, may maaaring naapektuhan yun sa time na kinargahan niya. Maaaring 12 to 15, pero napakainit sa paligid niya, sa surrounding niya, 12 to 15 na kagad yun. Pero kung malamig, malamig na yung loob, at malamig pa yung panahon, syempre, bumababa rin yung charge ng Freon. Eh sir, paano pala kung talagang wala kang, hindi mo tinimbang yung refrigerant? Paano mo talaga masusure na fully charged ka na? Syempre, yun yung karaniwang tanong ng mga technician, lalo't mga baguhan. Pero yung mga expert dyan na nakikinig at nanonood, alam ko, alam nyo na ito. Mag-comment din kayo, mag-suggest din kayo ng base experience nyo. Pwede naman tanggapin yun. Tayong mga vloggers dapat, accepted natin o tumatanggap tayo ng mga komento at sa question. Huwag tayong binubura, huwag natin binubura yung mga comment na hindi naman nakakasama sa ating vlogging. Kaya kung mag-vlog ka, mag-search ka muna, mag-research ka muna bago mo i-vlog. Lalo't maraming nakakaalam, nakakahiya. Katulad nito, kung may comment kayo, okay lang, mag-comment kayo. Then kung may kamalian ako, di correct natin. Ganun lang yan. Okay, ulitin ko, paano naman sir, paano natin ma-monitor talaga kung yung refrigerator mo ay fully charged na? Okay, ako nung nagkakarga ako sa rep nung mga nakakaraan or mga previous na ginawa ko na, 12 to 15 lang ang gauge kong sinacharge. Pag nag 12 to 15 ako at nag standby na doon, hindi na ako magkakarga pa ng dagdag or bawas. Bakit? Kasi pag naglaging yung refrigerator mo, katulad ng estudyante ko, tinutulungan ko palagi akong tinatawag pag kami back job. Pag nag fully charged na, 12 to 15, biglang-bigla bumababa na naman sa vacuum dito, bumababa sa part ng vacuum dito, sa part na to. Bumababa dyan sa part ng vacuum. Karga siya uli. Then, vacuum pa rin. Babak karga uli. Hanggang nauubos yung 2 kilo, 1 kilo. Puro vacuum ang pumapasok. Anong nangyari? Nagbara kasi, nag-clog. Hindi niya alam, nagka-clogging pala. Karga siya ng karga. Akala niya naman, kulang pa yung karga niya. Mali. Hindi dapat yung gawin yun. Kapag magkakarga ka ng rep, bigyan kita ng tip, kung magkakarga ka ng rep, pag nag-observe ka, observe mo evaporator pag nag-yellow na. Kahit kalahati man lang o kabilang side. At 12 to 15 ka na, huwag ka na magdagdag. Obserbahan mo na lang. Obserbahan mo hanggang mag-continuous, makumpleto yung kanyang evaporator. Kasi pag hindi mo yun obserbahan, kargan ka na, dagdag ka na, nagbabara na pala yung system. Kakainin niyang lahat yung refrigerant mo. Kaya walang normal pressure sa charging. Mamaya kulang pa. Kasi bumaba, kulang pa. Hindi, obserbahan mo rin yung mga system. Umiinit ang condenser, lumalamig ang evaporator. Then, huwag ka muna mag-fully charge. Kasi may tendency na nag-clogging yung nagbara, tatapon mo uli lahat yan. Okay? Yun yung mga tip ko sa inyo. Ano pa yung mga tip kung gusto pang ibigay sa inyo bilang technician? Okay na, nag-charge ka na, nag-fully charge ka na, okay na lahat yung evaporator, nag-yellow na, umunit na lahat yung condenser. Ang isang palatandaan pa na malamig na talaga siya, yung suction line, pag hinipo mo, mamasa-masa. Yun, yung mga tip na fully charge ka na. Eh sir, paano ko nag-overcharge ka? Kasi wala ka naman palang specified na sukat ng refrigerant ng kilo. Wala kang specified na temperature na 12 to 15. Eh paano kung masobrahan ka sir? Pag nasobrahan ka, halimbawa, ginawa mo ngayon, nilayasan mo na kagad. Kaya ang paggagawa ng ref, kailangan talaga pull out eh. Pag ginawa mo na ngayon, iwan mo sa may-ari, tinanggal mo na yung gauge mo. Then, nagre-reklamo yung may-ari. Sumobra ka halimbawa, nagre-reklamo yung may-ari. Bakit yung likod ng ref ko may yellow pa rin? Yung suction line, nag-yellow. Sobra ka nun. Ibig sabihin, kaya nag-yellow yung suction line mo, sumobra ka ng refrigerant, pumaabot na yung liquid sa suction line, papuntang compressor. Masisira yung compressor mo nun, bawasan mo. Then, pag sinabi naman, bakit ganun yung rep ko? Kalahati lang nag-yellow, kalahati wala. May possibility yun, nakulang naman sa karga. Or, may langis yung kalahati ng evaporator. Naglalangis din kasi yun, nagkakaroon ng langis sa system. Okay? Yun ang mga dahilan. Kaya dapat, kung may katanungan kayo or meron kayong hindi alam, i-research nyo mabuti kasi yun yung mga trouble ng system natin. Hindi naman tayo pwedeng pumasok sa system. Kaya dapat, palagi nyo tatandaan, pagiging technician, dapat hindi ka lang bumabase sa libro, hindi ka bumabase sa mga sabi-sabi. Dapat based on experience mo, then mag-analyze ka ng mga problem setting. Hindi po pwede nang sinabi ni ganon, ganyan, tama yon. Hindi.
aralin mo rin kung tama ba o mali. Then, based experience mo, dun ka matututo. Kahit ako, sa totoo lang, hindi rin naman ako ganun kagaling pagdating sa mga paggagawa. Kumpara ngayon sa mga estudyante kong naturuan ko na napakagagaling pa sa akin. Kasi, as a field sila eh. Nahasa ng gusto yung kanilang kaalaman. Pero ganun pa man, nasa akin yung basic na itinuro ko sa kanila. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Kung may katanungan kayo, magtanong lang kayo. Hindi man sa expert kayo magtanong, makakapulot kayo ng idea. Alam niyo ba ang naging motto ko nung ako nagtuturo o nagtatrabaho pa? Ako, hindi ako nagpaparamdam na magaling ako or marunong na ako sa paggagawa. Pagka nakasama ko yung technician, sabihin ko, hindi ko pa alam yan, pakituruan mo ko. Then, makukuha ko yung kanyang kaalaman. Pag nakuha ko yung kanyang kaalaman at nagyayabang siya, syempre, hindi ko si-share sa kanyang kaalaman ko. Ibig sabihin, naging dalawa kaalaman mo, siya isa lang, yung sa kanya nakuha mo pa, at yung sa'yo, nadagdagan mo pa. Ganun ang pagiging technician, kaya huwag kayong magalit kung may nagko-comment sa vlog nyo or sa inyong mga videos ng mga against sa paniniwala mo na mga paggagawa. Then, aralin mo, kung may point siya, de, correct mo. Ganun lang yun. Huwag kang mag-comment, disregard o magbura agad ng comment. Katulad ng isang vlogger na nag-comment ako, 1 in 1,000,000 ka ako yan. Pag nasira, binura eh. Sa isip-isip ko, dapat, bago mo ikuan, ipakita na nasisira doon, magkuan ka muna, mag-research ka muna. Lalo't kung ang iba-vlog mo, eh maraming nakakaalam. Kasi nakakaya. Tanggapin mo yung comment, pwede mo naman sabihin doon, tama po kay sir na yung 1 in 1,000,000 na problem na ito, isa lang itong para si nagiging sira, ganun sana. Kasi ang mga vlog, dapat medyo sensitive din tayo sa mga kwan, maging mapanuri tayo sa pag video or pag upload ng video. Kasi mayroong mga nanonood dyan, talagang marurunong naman talaga. At tanggapin natin yon, tanggapin natin, mag-accept tayo ng correction. Okay? At hanggang dito na lang muna yung ating vlog. Pagka nakakuha ko ng gawa ng refrigerator, idedemo ko sa inyo step by step. At magtataka kayo, bakit si sir ganun mag-charging? Samantalang kami ganito. Sabi ko sa inyo, pagkakatay ng aso, magkakaiba. Pwede ka magkatay ng pupukin mo, pwede ka magkatay ng lalaslasin mo yung leg. Ganun yun. Ganun lang paggagawa ng refrigerator. Magkakaiba, pero ang kasumahan nun, magawa mo yung refrigerator. Okay? Sa mga susunod nating topic, bibigyan ko kayo ng tip. Ang susunod nating topic ay yung mga horsepower ng refrigerator. Refrigerator muna tayo hanggat maaari. Kung may nasisingit mga video dito, mga vlog na video na hindi related, hindi ko nilalagyan ng number ng series. Kasi yun yung mga on the spot kong nagagawa at on the spot kong nabibidyoan. Kaya isinisingit ko dito. Pero hanggat maaari, ang lahat ng video na ito ay related sa ating series ng pag-aaral. Kaya patuloy lang kayong tumutok sa ating pag-aaral. Ang susunod nating topic dito, kung nayari na natin ang mechanical, pati yung instrument ng mechanical, yung electrical parts, babalik tayo sa motor compressor, yung by horsepower ng motor compressor, para alam niyo naman kung anong karaniwang horsepower ng motor compressor, kung anong ma-related sa kanya pag tinawag ng horsepower. Okay? Sa mga nanonood ng video na ito na alam ko naman, marunong na kayo dito, hindi para sa inyo to. Pwede nyo i-skip. Panoorin nyo na lang, pulutin nyo na lang yung mga karunungan na natutunan na ituturo ko at yung hindi para sa inyo, itapon nyo, ganun lang yun. Then mag-comment kayo kung meron ka pang suggestion na gusto mong itanong or idagdag sa aking tinuro para maturuan natin talaga lahat yung mga ating mga nanonood. Sharing ang pagkarunungan, kung talagang gusto mong matuto yung kapwa mo, sharing. Sharing, hindi pag mamalaki o pagyayabang. Sharing yon. Pag kami nag-question sa vlog mo or sa video mo, ganito, sir, bakit ganyan? Aralin mo, kung may point siya, de, sagutin mo, kung mali ka, de, tanggapin mo, ganun lang yun. Ha? Palagi yung tatandaan ninyo. Okay? Sa muli, maraming salamat sa mga nanonood ng ating video at mag-subscribe na lang kayo para patuloy kayong ma-update sa ating pagkakarga or paggagawa ng refrigeration air conditioning. Maraming salamat and God bless us all. Thank you.